Next. Yung doon din sa ano nga, may dala na na malapit na mga anak. Hanggang doon lang yung mapapayo mo pa eh. Balikan ko kayo. Hindi, sleeping ano, ano ba mapapayo mo? Ganun. Sleeping. Sa kaliwa, ganun? Oh, laging nasa left daw dapat para maganda yung flow nung ano. Basta yung flow nung dugo ba or basta yung blood vessel. Oo, laging left. Yun. Pero anong tip mo dun sa pagising-gising ganun? Wala, kasi kahit naman ako nahihirap. Ah, BBB effective kasi yung nagpapatugtog ako, diba? Yung mga Mozart. Mag-invest kayo sa iPad, guys. iPad talaga. Kasi pag narinig niya na yung tugtog, natutulog na siya, hindi na siya naglilikot eh. Ayun, tulog na kaming dalawa. Kasi pag cellphone lang, tapos nagpatugtog ka, lobat yan for sure. Eh, syempre, hindi mo naman pwede ibabad ang cellphone sa pagtulog mo. iPad talaga. Oh, next. Tapos iPad din kapag nanganak na. Kapag nandiyan na si baby. Pero wag niyong babaran ng iPad pag ano na, toddler na. Addict na pala. Oo. Oh. Ano, may magic kasi yung iPad, bigla nawawala sa mga to. I don't know. Gusto niya boses namin kaya malikot siya. Oh. Minsan kasi ano, pag sumisipa yung baby, baka naman ayaw sa atin. Kasi ako hindi, pag nagsasalita ako, hindi ako sure kasi sumisipa eh. Hindi ko alam kung galit mo, kung gusto ba yung boses ko, pero minsan naiisip ko, ah, kaya sumisipa kasi nga manahimik ka na agad. Ano, sumisipa na naman. Ba? Kaya minsan, hindi na kami nag-uusap halos ni Bunny pag matutulog na. Kasi nga, pag naririnig ako, naglilikot. Halo siya ng bubugbog. I-exercise nyo yung mga sarili nyo, hindi lang si wife pa, si husband din. Kailangan capable yung katawan mo, saka hindi ka mabilis mapagod pag lakad ganito. Gusto ka daw si Paen kasi maingay. Oo, oh, diba? Oo. Oh. Eh, sasabi ko na hindi porke sumisipa, gusto ka. Baka ano, kung wala lang siya doon sa loob, nasipa na ako. Ayun, balik doon sa exercise. Yung kaya, kailangan din ng exercise ni husband. Kasi tayo yung maglalakad ng ganito, ng ganyan, buhat dito, buhat doon. Eh, paano kung hikain ka o ano? Maintain mo rin yung ano mo, endurance ng katawan mo. Eh ako, exercise ko ngayon. From parking, lakad ako 1 kilometer papuntang office. Kaya hindi ako hapuin. Ayun, tapos, last na. Kung excited ka na ba talaga na, or ano yung ano, ano yung percent, dalawa lang yung pagpipilian na sa 100%. Ilang percent doon yung excited ka, ilang percent doon yung kinakabahan? 50-50. Tanga lang, safe na safe yung sagot. Hindi, syempre mas malamang yung excited. Ay hindi, ngayon, noong nakaraan, parang mas lamang yung excitement ko. Pero yung lately, parang lagi ko naiisip kung kaya ko ba siyang iire. Kakapanood mo yan ng mga ano. Ayan, yung mga misis na mahilig manood ng mga vlog. Kung kaya ko ba siyang iire. Pero syempre, parang excited lang. Kailangan malabas ko na siya. Ganun. Yung i-relay lang din namin. Hindi to ano ha, hindi kami yung nagpapayo nito. Yung doktor namin yung nagsasabi nito. Ang ano, ang sister nga daw, mas prefer syempre ng doktor ang normal delivery. Yun naman lagi nila ang ipopush. Pero hindi, dun sa doktor namin ha, hindi si patient dapat ang nagseset kung gusto niya ng normal o cesarean. Kasi pangit daw ang cesarean kapag hindi naman kailangang isesarean. Pero kung wala na talagang ano? Pre, konting tip lang. Pag magaling doktor nyo, kaya nila i-normal delivery. Ay, oo. Yun nga yung pinupush ng doktor namin. Shout out sa'yo, Doc. No. Hindi ko na sasabihin kung sino. Mama, ano, mademanda ako. Yung sinasabi kasing ba normal delivery, meron tinatawag na scheduled ano, CS. Scheduled CS, in-schedule yun kapag suhi si baby. Hindi siya yung dahil gusto mo lang na ayaw mo pagdaanan yung normal delivery pains, gano'n. Pero pinakamasakit talaga, yung emergency CS. Mahapdi na sa bulsa. Tapos syempre, hindi pa ready si mami na yung una, normal yung nasa isip niya, tapos biglang isisarian. Ayun. So, better ask your doctor. Huwag kayong mahihiyang magtanong kung may right med ba. Kilala ko yung doktor nyo. Oo, ate. Pero yun, ano, hayaan. Kasi may mga ano eh, may mga pasyenteng, yun nga, reklamo rin ni Doc sa atin. Hindi, I mean, hindi kami nire-reklamo ah. Kasi makuda si Doc sa amin dahil marami siya kinikwentong iba't ibang klase ng pasyente. Hindi siya yung katulad sa TikTok na napapanood na mas matagal yung stay mo sa pila, yung sa pag-aantay. Ito, Anli, usap kayo. Tapos parang 5 minutes or less than 5 minutes yung check-up niya sa'yo. Oo.
kabataan, nilusap kayo dun. Yun, dun mo siguro rin mag-gauge kung ano ba tawag dun. Inaalagaan ka ng doktor mo talaga. Hindi yun dahil lang may professional pigan. Paano siya kahapunan na kanaan? Bababa yung salamin. Bababa yung salamin niya pag isasabihin pa siya, tapos magsusulat, tapos ibababa na naman yun. Kasi parang re-resetahan na lang kami nun. Nung isang araw, re-resetahan na lang kami, eh nakasalamin siya. Pag magsusulat siya, bababa niya salamin niya. Eh may sasabihin siya, angat yun na naman. Tapos nagsasalita na naman, tapos kapag nag-die down na naman yung sinasabi, bababa niya yung salamin niya. Tapos may maalala siyang sasabi, tataas niya na naman. Pero yun, yung sabi nga sa amin, kapag pasyente pa kayo, ang mami, ay maganda naman yung vitals ng bata, ganda yung pwesto, ganun. For sure, ipupush niya na normal. Normal naman talaga daw ang normal na pag-deliver ng bata. Ang cesarean, ginagawa nga lang daw siya. Sabi niya bilang matitinong doktor daw, nagawa lang ang cesarean kapag may something. Hindi siya yun dahil gusto lang ng pasyente. Dapat masusunod pa rin talaga. Nasusunod ang pasyente dahil may karapatan siya. Pero kung medical na payo or medical opinion, doktor dapat. Makinig tayo sa doktor. Yun lang. Siyempre, pakiramdaman mo kung either pineperahan ka or either may care talaga sa'yo. Kaya swerte namin kay Doc na may care talaga. Thank you, at pag-refer. Sorry. Ayun lang. Hindi ko na mahubad yung sing-sing ko. Laka. Okay. Wala na. Tapos na. Ayun na. Pwede na kami matulog. So yun guys. Thank you sa pakikinig sa ano. Interview. Umagang kay ganda. Mga pa yung buntis to. Ano, may final words ka sa mga buntis. Galingan yung beer eh. Gagalingan ko din kasi. Gagalingan ko din kasi. Shoutout sa mga buntis dyan. Palitaan ko na lang. Deserve nyo yan.